ka na ba makita? Sagot sa iyong panalangin at maranasan ang pagpapala niya sa akin. Gusto mo bang marating ang matayong natanawin? Masag tayo sa Diyos at ito'y malarating. Hintayin mo lang ang hangin. Ang Espiritu ang mag-aanda sa atin. Liripad na tulad ng mga agila. Lumalakas ang sino bang nagtitiwala. Kahit may bagyo, hindi mananamba. Liripad na tulad ng mga agila. Pagpapala sa marami, sasagadahin ka upang ikaw ay magamit. Gusto mo bang umangat at lumipad sa langit? Saan mo ang puso mo ang imposible mangyayari? Hintayin mo lang ang hangin. Ang Espiritu ang mag-aangat sa atin. Hilipad na tulad ng mga agila. Lumalakas ang sino bang nagtitiwala. Kahit may bagyo, hindi mananamba. Forgive them, for they know not what they do.
Today you will be with me in paradise. Woman, behold your son. My God, why have you forsaken me? I thirst. It is finished. Into your hands, I commit my spirits. The second of the seven last words of Jesus. Good evening mga kapatid. I'm Sister Michelle from Women's Ministry. Andito na nga po tayo sa pag-alaala ng mga huling araw ni Jesus Christ dito sa lupa. Ihanda po natin ang ating mga puso. Itigil po muna natin ang ating mga ginagawa bilang paggalang sa salita ng ating Panginoon. At dadako na nga po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos. Sabi po dito sa Lucas 23:43, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Amen. Father, we thank you, we honor you, we praise you. Panginoon, marami salamat po sa oras na ito. Muli po kami lumalapit sa iyo, Lord God, upang sumamba at pumuri. Lord, samahan mo po kami sa aming gagawin. Bigyan mo po kami ng wisdom, knowledge, and understanding. Puspusin mo po kami ng iyong banal na Espiritu Santo upang maunawaan po namin ang iyong mga mensahe. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Ikaw lamang po, Lord, ang aming dadakilain at pupurihin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang pinagpalang araw mga kapatid. Sa pagpapatuloy ng ating pagninilay at bilang pag-alala at paggunita ng ating Panginoon sa kanyang huling mga salita sa krus. Ito ang kanyang ikalawang huling wika sa krus. Ito ay matatagpuan sa Lucas chapter 23 verse 43. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Ano nga ba ang pangako ng paraiso sa piling ni Kristo? Isang katanungan muna ang iiwanan ko sa inyo. Nakaranas ka na bang matanggihan ng isang tao? May favor kang hiningi, pero hindi ka napagbigyan at na-cancel ka. Ano ang naramdaman mo? Nasaktan, nainis, nagalit? Alam niyo mga kapatid dito sa binasa natin kanina sa Luke 23:43, dalawang kriminal ang katabi ni Jesus dito habang nakapako sa krus. Isa sa kanan, isa sa kaliwa. Yung sa kaliwa ay minamak si Jesus. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman siya ng kanyang kasama na nakapako sa kanan. Tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag nagahari ka na. Sumagot naman si Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ngayon din, ay makakasama kita sa paraiso. Pinapakita lamang dito mga kapatid kung gaano kahalaga ang pananampalataya at pagsisisi. At ang likas na katangian ni Jesus dito na mahabagin, mapagpatawad, na kahit sa gitna ng kanyang paghihirap, hindi niya pinagdamot ang kapatawaran. That salvation is available to all, regardless of your past, your actions, your mistakes, as long as you have faith in Jesus. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kaya tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi bunga ng ating mga gawa kaya't walang maipagmamalaki ang sino. Kaya ikaw kapatid, piliin mo kung sino ang lalapitan mo sa oras ng pangangailangan, yung tiyak na hindi ka tatanggihan, hindi ka ika-cancel, hindi ka i-ignore. Alam niyo kung sino yun? Si Jesus yun. Ito yung pangako. This is the promise of eternal life. Magandang araw mga kapatid. Ako, si Sis G.
Cheng ng Women's Ministry. Ngayon, tatalakayin natin ang mga huling sandali ni Kristo nung siya ay nakapako sa kasabay ng dalawang kriminal na ipinako sa krus. Ang isang kriminal ay nag-aalinlangan, ang isa naman ay buong-buo ang tiwala sa ating Panginoon. Ang sabi ng isa ay, kung talagang ikaw ang Diyos, iligtas mo ang sabay. Nagsabi, wala ka bang takot sa Diyos? Ikaw din pinarusahan katulad niya. Pero siya ay walang kasalanan, hindi kagaya natin. Sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako pag ikaw ay naghahari na. At sumagot si Jesus, ngayon ay isasama kita sa paraiso. Nang mga oras ding yun, binigyan tayo ng ating Panginoon ng pag-asa na siya ay makakasama natin sa buhay na walang hanggan. Oftentimes, mga kapatid, kapag tayo ay dumaranas ng pagsubok, kanino ba tayo kumukuha ng pag-asa? Hindi ba dapat sa ating Panginoon Jesus Kristo? Panginoon ay mahabagin, lalo na sa mga taong nagmamahal sa Kanya, gaano pa kanaki ang pagsubok na dinaranas natin. Huwag tayong matakot, kapatid, sapagkat ang pakikipaglaban ay sa ating Panginoon, hindi sa atin, kundi sa Diyos. Ito natin ang ating pag-asa sa ating Panginoon. At ang pagliligtas ay na kay Jesucristo lamang natin makakamtan. Nga, sa 1 Timothy chapter 1, verse 15 to 16, totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa kanila. Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ng Panginoon na sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtsatsaga at upang ito'y maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Amen. Second word, today, you will be with me in paradise is a message of hope and a message of assurance. Sa mundong ginagalawan natin ngayon, gaano tayo katiyak sa buhay natin? Gaano tayo katiyak sa hinaharap natin? Sigurado na ba tayo sa patutunguhan natin? Sigurado na ba tayo sa buhay na walang hanggan? Bilang isang mananampalataya, simula nung tinanggap natin ang ating Panginoon sa buhay natin, andoon yung katiyakan na kahit dumaan tayo sa iba't ibang pagsubok, mapagtatagumpayan natin dahil kasama natin ang ating Panginoon. Sabi nga sa Deuteronomy 20, verse 4, sapagkat kasama mo ang Diyos mong si Yahweh, siya ang makikipaglaban para sa iyo at pagtatagumpayin kanya. Amen. Simula nung tinanggap ng magnanakaw si Jesus at kinilala niya ito ng buong puso, binigyan siya ng assurance ni Jesus na isasama siya sa paraiso. Ganon din tayo bilang isang mananampalataya. Kung papaano tayo binigyan ng Panginoon ng pag-asa, binibigyan niya rin tayo ng assurance na malalagpasan natin anuman ang mga pagsubok na dumating sa atin. Dahil kasama natin siya at sa pakikipag-isa natin sa Kanya, tayo ay siguradong may slot na sa paraiso kasama siya. Kaya nga, nasa mundo man tayo ng puno ng pag-aalinlangan, pagdududa, tandaan natin na dahil kaisa natin ang ating Panginoon, meron tayong kasiguraduhan sa Kanya na kahit na sino hindi makukuha, basta kung puso lang tayong magtiwala sa Kanya. At talagang makakamtan natin ang katotohanan. Sabi nga sa 1 John chapter 5 verse 1 to 3, at ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos na buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamagitan ng kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, meron siyang buhay na walang hanggan, ngunit kung wala sa kanya, ang anak ng Diyos ay wala siyang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil sa nakipag-isa na tayo, panigurado na ang buhay na walang hanggan sa atin. Kaya,
panatilihin natin or i-maintain natin ang mamuhay ayon sa ating Panginoon, Jesus name. Sabi nga sa Mateo 24 verse 35, nilipas ang langit at ang lupa. Ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili. Amen. Tandaan natin na lahat mawawala dito sa mundong ito, pero ang salita ng ating Panginoon ay mananatili magpakilat. At ito ang katotohanan na hindi maaagaw sa atin minuman. Hallelujah. Second word. Today, you will be with me in paradise. It's a message of hope, assurance, and salvation. Yes, mga kapatid, tama po ang inyong narinig. Ito na ang araw ng pagliligtas. Sabi sa salita ng Panginoon sa 2 Korinto chapter 6 verse 2. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Ngayon na ang panahong nararapat. Ito na ang araw ng pagliligtas. Amen. Ang Diyos ay nagpapatawad sa mga taong humihingi sa Kanya ng kapatawaran hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay. Kaano man kasama ang isang tao, kapag ito ay lumapit sa Panginoon at humingi ng tawad, sila'y patatawarin. Tulad na lamang ng dalawang kriminal na kasama ni Kristo na nakapako sa krus. Kaunti na lamang ang nalalabing oras para sa dalawa. Ilang sandali na lamang ay mamamatay na sila kasama si Kristo na ating tagapagligtas. Ang huling sandaling iyon ang kanilang huling pagkakataon na gumawa ng tamang desisyon. Ito ang pagkakataon ng tamang pagpili sa huling sandali ng kanilang buhay na sa ilang saglit na lamang ay mawawala na. Ngunit ang dalawang kriminal ay magkaiba ng kanilang pasya patungkol kay Jesus. Ang una'y tinuya si Jesus, samantalang ang isa na may nagpahayag ng pagsisisi at pananampalataya kay Kristo at nagwika sa Lucas chapter 23 verse 42, Jesus, alalahanin ako kapag ikay naghahari na. Pinahalagahan at binigyan ng katiyakan ni Jesus na makakasama niya sa paraiso ang isang nagsisig makasalanan, maging ito ay nasa binig na ng kanyang kamatayan. At sa araw din iyon, nakamit niya ang katuparan ng pangako ni Kristo sa Lucas chapter 23, verse 43. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Ito ang salita ng kaligtasan na ipinangako ni Jesus sa magnanakaw. Kahit sa gitna ng paghihirap at sa nalalapit nitong kamatayan, ay naniniwala siyang si Jesus ang tagapagligtas ng sanlibutan. Sabi sa salita ng Panginoon sa Ezekiel chapter 18 verse 22, kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Hinihintay po tayo ng ating Panginoong Jesus na lumapit sa Kanya at magsisi. At tanggapin natin siya sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Brothers and sisters, now is the day of salvation. In Jesus' name, Amen. Ang ating point number 4, mga kapatid, fulfillment of God's promise. Fulfillment of God's promise. Kapatid, sabihin mo, promise. Isa pa, promise. Yan. Pag sinabi po natin promise, no, it is a declaration or assurance that one will do a particular thing or that a particular thing will happen. So meaning, pag may nangako sa'yo, for sure aasahan mo yun, tama? And same, kapag ikaw din yung nangako, kailangan tuparin mo rin at gawin mo rin kung ano yung pinangako mo sa kanila. But in reality, kapatid, no, nakakalungkot man. Pero sa mga nangangako sa atin, sa mga naririnig dating mga pangako, many are failed. Tama? Maraming din natutupad, kapatid. Bakit? Kasi pag ang tao yung nangako, for sure, 100% hindi tumutupad. Hindi ginagawa kung ano yung pinangako nila. Pero ang good news, kapatid, may nag-iisang Diyos na nagkatawang tao para tuparin yung pangako ng Ama. Siya lang naman ang nag-iisa at nagmamahal sa atin ng wagas at tunay.
Siya lang naman ang tumupad sa kanyang mga pangako. Siya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Our Lord is a promise keeper. No? He never fails us, kapatid. Kahit na tayo ay laging nagkakasala, nagkukulang, laging, alam mo yon, tumatakbo palayo sa kanya. Pero ang ating Panginoon, kung ano at sino siya noong unang panahon, siya pa rin ang Panginoon na patuloy na nagmamahal sa atin at handang maghintay, handang umunawa sa atin. Siya pa rin ang ating Panginoon na tumutupad sa kanyang mga pangako. Gaya ng pangako ng ating Panginoon, ito'y kanyang tutuparin sa takdang panahon. Sabi nga po dito sa kanyang awit, sa kanyang salita, sa awit chapter 145 verse 13, ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan. Di nagbabago, di ka bibiguin sa bawat pangako pagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang ginawa kahit sa lahat ng ito'y mabuti. Amen. Thank you, Lord. Kapatid, once na tumingin tayo sa altar at makita natin yung krus na pinasa ng ating Panginoon, yun ang matibay at patunoy na tinupad ng ating Panginoon yung kanyang pangako for us. Pag tumingin ka sa krus, kapatid, ano yung unang-una mong naisip? Ano yung unang-una mong nakikita sumasagi sa isip mo? Kapatid, kung ako kong tatanungin, ang unang-unang sumasagi sa isipan ko pag nakikita ko yung krus na nasa altar, ito yung sacrifice ni Jesus. Ito yung sakripisyo ng ating Panginoon para matupad yung kanyang pangako for us. At ano ito? Magkaroon tayo ng salvation. Kapatid, dyan pa lang makikita mo na. Dyan pa lang makikita na natin yung kayang ibigay ng ating Panginoon. Lahat ng pangako niya, kapatid. Lahat ng kanyang pinangako for us, ibinigay niya at ibibigay niya. Kapatid, sabi dito sa kanyang salita, dito sa John chapter 14 verse 2-3, sabi ng Panginoong Hesus, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo din ay dumoon. Amen. Thank you, Lord. Kapatid, sa lahat ng pagkakataon, may pangako ang Lord. Sa kanyang pagkamatay ng ilang araw, kalakip ay paggawa pa rin at pagtupad sa kanyang pangako. Dumanak yung kanyang dugo, kapatid, dito sa lupa upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa langit kasama siya. Nung time na bumalik na siya sa langit, di pa rin niya tayo iniwan Dahil yung kanyang mga pangako sa atin, iniwan pa rin niya. At ito yung matatagpuan natin sa kanyang salita sa Bible. Kapatid, nung time na namatay siya at sa ikatlong araw ay nabuhay muli, ang ating Panginoon, ang susi ng pagtatagumpay ay nasa kanya na, kapatid. Binigay na ng Ama ang lahat ng access sa kanya. He is the way, the truth, and the life. Kapatid, paano nga ba natin makakamit o mapagtatagumpayan yung kanyang pangako? Sabi dito sa Mateo 5 verse 3, sabi po dito, mapalad ang mga mapagkumbabang loob. Ano daw? Mapagkumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Amen. Kapatid, humble heart. Humble heart. Mapagkumbabang loob, kapatid. Nung time nandito si Jesus, no? Never siyang nagmalaki, kapatid. Humble heart ang meron siya. Dahil lang tinupad niya yung mission niya, yung kalooban ng Ama. Sinunod niya ang lahat Sinunod niya lahat ng inuutos sa kanya ng Ama. At ito ang gusto ng Lord for us din. No? To have a pure and humble heart para sa pangako ng ating Panginoon. Pag tayo ay may malinis na puso, may mapagkumbabang puso, kapatid, di tayo may hirapang sumunod sa kalooban ng Lord. At makakamit natin yung kanyang pangako, yung pangako ng ating Panginoon for us. Tunay at tapat ang pagmamalang ating Panginoon, kapatid. He gave His life for us to be saved. For us to be saved. And for us to have salvation. Sa krus na bitbit ni Jesus, sa krus na kung saan dito siya ipapako, sa krus na kung saan dito siya pahihirapan ng husto, sa krus na kung saan dito dadanak yung kanyang dugo,
para sa kaligtasan ng ating mga kasalanan. Sa krus na kung saan, dito natin makikita, mararamdaman natin, yung unconditional love ng ating Panginoon sa atin. Dito pa lang kapatid, makikita mo na eh. Makikita na natin na tinutupad at patuloy na tinutupad ng ating Panginoon yung kanyang mga pangako. At dito, mga kapatid, no, sa kanyang pangako, magkaroon tayo ng humble heart sa pagsunod sa kanya upang makita natin ang mga pangako niya. Maramdaman natin yung pagmamahal na binibigay sa atin ng Panginoon. At paano natin matutupad? Paano mabibigay ng Lord? Paano natin makakamtan ang kanyang mga pangako? Magkaroon tayo ng humble heart, pure heart like Jesus. Amen. Thank you, Lord. Second word, today, you will be with me in paradise. Gives us hope, assurance, salvation, and fulfillment of God's promise. You take what the enemy meant for evil and turn it for good. Yung akala mo, katapusan mo na, pero may naghihintay pala sa yung mabuting balita sa dulo. Kagaya na lang kapag ka mag-outing kayo, meron kayong pinag-usapan na dapat 7 o'clock, nandun na kayo sa sasakyan. Kasi kapag hindi kayo dumating, bago yung takdang oras na yon, iiwan ka na. Hindi mo na ma-enjoy yung beach. E sa sobrang excited mo, hindi ka na makatulog ng maaga at hindi ka nagising sa takdang oras. Di ba't nakakakaba? Anong gagawin mo kung ikaw yun? Titignan mo yung cellphone mo ngayon kung merong message sa'yo. Umaasa ka pa rin na baka hindi pa sila nakakaalis. Tapos, meron ngang text sa'yo na nagsasabing, bilisan mo na at hindi kami aalis pag wala ka. This is God. When we cannot do anything to change our situation, when our plans didn't work out, there He is, waiting for us to ask Him. Huwag tayong mag-alinlangan na lumapit at humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon sa lahat ng pagkukulang natin. There is hope in His presence. Sinasabi din sa kwentong ito na may assurance tayo kapag si Lord ang nagsabi. Pag sinabi niyang isasama kanya sa paraiso, isasama kanya. Hindi siya kagaya ng tao na pabago-bago ang isip. Ngayon oo, mamaya hindi. He is immutable God. And whatever He said in the past, He will fulfill in His time. Ngayon kapatid, dahil sinabi na ng Panginoon na may paraisong naghihintay sa atin, huwag tayong matakot. Ligtas tayo sa presensya ng Panginoon. Tanggapin natin siya sa buhay natin bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi sa salita niya, call upon the name of the Lord and you will be saved, you and your household. Sigurado, matutupad sa atin ang pangako ng Panginoon. Sabi sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. And I want to share with you this wonderful message of Him. Lahat tayo may kamay, diba? So unang point sa kamay natin, what do you see? Pag sinasabi mo, pag nakikita mo yung ganito, ibig sabihin, it's good. Ibig sabihin that there is a good God. Pero sa kasamaang palad, merong kasalanan, baril. Ang baril, kapag natamaan ka ng baril, mamatay. Yung baril na yon, yung kasalanan, naglayo sa tao sa mabuting Diyos. Pero ang mabuting balita, sa kamay natin, merong pinakamataas na daliri. Merong mataas na Diyos na dumating para iligtas tayo sa kasalanan. Ang lapit, napalapit na yung tao sa Diyos dahil sa pagbaba niya at yun si Jesus. Ngayon, sa pang-apat na daliri, di ba hindi ba dito nilalagay yung sing-sing kapag kakinakasal? This finger is sign of commitment. Merong commitment yung nag-iisang Diyos na bumaba para sa atin. Ang commitment niya, iligtas tayo sa kasalanan. Ngayon, hindi lang doon natatapos, meron siyang pangako. Kapag ka nag-commit ka rin sa Kanya, kapag ka nag-commit tayo doon sa mataas na Diyos, meron siyang pangako. Buhay na walang hanggan sila. Let us be filled with hope, assurance, and salvation, and promises. Again, thank you, Lord, sa buhay ng ating mga kapatid sa Women's Ministry. Salamat sa pagbabahagi ng inyong mga insights at kaalaman patungkol sa second last words
of Jesus on the cross na mababasa natin sa Luke 23:43 na ang sabi, I assure you, today you will be with me in paradise. Wow, napakasarap pakinggan ang pangako na ito ng ating Panginoon. And I'd like to ask the questions, mga kapatid. I wonder kung itinayan niyo na ba ang buhay niyo kay Jesus? And have you put your ultimate trust in Him? At alam niyo ba na when time comes, ay makakasama mo rin si Jesus sa paraiso? If your answer is a big yes, then please join me in this prayer. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at tanggapin natin ang Diyos bilang ating tagapagligtas. Samahan niyo ako sa panalangin, mga kapatid. Ibuka ng iyong bibig at sabihin ng iyong mga labi, Panginoong Jesus. Sige po, samahan niyo po ako. Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Patawad po, Lord, sa aking mga kalabisan. Binubuksan ko ang aking puso. Pinapapasok kita, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Salamat, Lord, sa iyong pagpapatawad. At salamat sa buhay na ipinangako mo sa paraiso kasama ka. Salamat, Lord, sa lahat ng salamat sa grasya at kabag. Ito ang aming dasal at sinasamo sa iyong makapangyarihang pangalan na si Jesus. Amen, amen, amen. Ayan, thank you, Lord, mga kapatid, kung sinumahan niyo ako sa panalangin na yon. I assure you, masasabi ko sa inyo na meron na kayong assurance sa buhay na kasama ang Diyos sa langit, sa Kanyang paraiso, magpakailanman. Thank you, Lord! Tayo po'y muling manalangin, mga kapatid. Gracious Father and loving God, tunay ang nakakamangha ang iyong grasya at kabagtangan. Sa panahon na nakakaranas kami ng pagsubok, naninilikhod at umiiyak, naririnig mo kami. Sa tuwing kami nananalangin na isama mo kami sa iyong harian, ang pangako mo ay paraiso. Even if we are surrounded by our enemies, Lord, negative thoughts, voices of despair, your love, Jesus, we hear resounding. No troubles, Lord God, can destroy our hope. Because your scars have made us whole. Your grace sustains us, and your love is our victory. We are not afraid, Lord, to walk the valley. We do not fear to walk through fire, because you are with me. You are with us. Nothing can be against us. Thank you, Jesus, because you have redeemed our life. We praise you, we bless you, we glorify your name, Lord. And we receive the life, the everlasting life with you in paradise. In Jesus' name I pray. Amen, amen, amen. Thank you, Lord, brothers and sisters. Father, forgive them, for they know not what they do. Today, you will be with me in paradise. Woman, behold your son. My God, why have you forsaken me? I thirst. It is finished.
Into your hands, I commit my spirits.